back to my channel. It's me again, Giselle, your Kikai Farmer. Ang pag-aalaga ng inanging baboy bago ang panganganak. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa pag-unlad ng inyong negosyo. Lalong-lalo na ang pagbababuyan, pagmamanukan at pagbabaka. Ito po ay base lamang sa aking kaalaman at karanasan. Meron po tayong cash giveaway sa videong ito mga ka-farmers, kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo at kung makita nyo na po ang keyword ay i-comment nyo po agad. Naglalagay po ako ng instructions sa intro kung paano kayo mananalo. Bilang pasasalamat po ito para sa ating mga subscribers and viewers na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Hello po sa aking mga subscribers and viewers, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So mga ka-farmers, ating tatalakayin ngayon ang pag-aalaga ng inahing baboy bago ang kanyang panganganak. Ito kasing isang inahin namin mga ka-farmers ay scheduled siya na manganak next week, kaya ating alamin ngayon kung paano ang simpleng pag-aalaga nito. Sa mga ka-farmers natin dyan na kasalukuyang may buntis na inahing baboy, panoorin nyo po ang videong ito para magiging gabay sa pag-aalaga ng inyong inahing baboy na kailangan sa matagumpay na pagbubuntis ng inyong mga alaga. Unang gawin ay purgahin mo ang iyong inahing baboy kung sa tingin mo ay may mga bulati ito. Ito ay dapat mapurga 2 linggo bago ilipat sa kanyang farrowing pen. Ikalawa ay ang paghahanda sa lugar ng panganganak. Kailangan nating linisin ng mabuti ang lugar kung saan manganganak ang ating inahing baboy. Alisin natin ang mga bagay na posibleng mabulok tulad ng pagkain, mga dahon, dumi ng hayop at iba pa. Kailangan nating i-disinfect ang lugar mga ka-farmers at bakantihin natin ng mga 5 hanggang 7 araw bago natin ilipat ang inahing baboy sa kanyang panganganakan. Mabilis pong disinfectant sa kulungan ng ating baboy mga ka-farmers ang kumukulong tubig. Alisin lamang po natin ang mga bagay na dapat nating alisin at saka natin ibubuhos ang kumukulong tubig o mainit na tubig. Ikatlo ay ang paliligo natin sa ating inahing baboy bago natin ilipat sa kanyang farrowing pen. Kailangan nating hugasan ng maayos ang tiyan at ang mga suso ng inahin gamit ang hindi matapang na sabon at maligamgam na tubig. Aalisin nito ang mga dumi na posibleng magdadala ng mga mapinsalang bakterya na maaaring magiging dahilan sa pagtatae ng ating mga biik kapag ito na ay nagsususo. Gagawin din natin ito mga ka-farmers upang mabawasan ang pagkakaroon ng mga bulate sa mga biik kapag ito ay nakalabas na. Ika-4 ay ang pagpapakain sa inahing baboy. Sa panahon bago ilipat ang inahing baboy sa kanyang lugar na panganganakan, ito ay papakainin ng hindi susobra sa 4 hanggang 6 na libra. Depende sa kalagayan ng panahon at sa uri ng kulungan na kanyang tinitirhan. Mas maganda po na pakakainin natin ng pagkain na mas nakakatulong para magkaroon ng maayos na pagdumi upang maiwasan ang constipation ng inahin. Dapat ding siguraduhin natin mga ka-farmers na palaging may tubig ang inahin
imbinahin, subalit iwasan na matapon ito sa sahig na maaaring ikabasa ng sahig at posibleng ikadulas ng ating inahing baboy dahil may chance po na mapipilay ang ating inahing baboy kapag ito ay madudulas. So yun lamang po mga ka-farmers, sana ay meron kayong natutunan sa video kong ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.